Hi, magandang araw muli sa lahat ng ating mga kababayan. It's me again, Marion Tolentino, your batang plantito. For today po, i-share namin sa inyo kung paano mag-propagate ng strawberry ng pinakamabilis para mag-double, triple yung ating mga halaman na strawberry. Sakto ang season natin ay palamig na, pero itong mga strawberry naman to ay pang lowland sila and then pang mainit. Pag El Nino ay need ng partial shade or nung net or half day sa arawan. Pero napaka-easy to care ng halaman na to na strawberry. At napakaganda ng mga bunga nila. Kaya for today po ay samahan nyo kami at tuturuan namin kayo kung paano mag-propagate ng mabilis at mag-triple-triple yung mga strawberry. Kaya ngayong araw na to ay samahan nyo po kami, kaya tara na. Bali, ayan po yung ating mga strawberry plants na binlag. Siguro magdadalawang buwan na yun. Pero napakarami na po nilang na-produce ng mga runners and baby. Kaya ngayong araw na to ay yun ang tuturuan namin sa inyo kung paano namin ginawa. Hindi ko nakikita nyo sa baba ay mga na-harvest yan. Tapos ay nakapagbenta na kami siguro mga 200 pieces. Ang variety po ng ating strawberry ay festival or shoga. Ayan, yung round na bunga at pahaba na bunga. Kaso ngayon nakapokus kami sa pagpaparami kaya wala pa silang bunga. So, pagpaparami po ng mga strawberry plantlets or mga runners ay kailangan natin ng mga ganitong mga damo or kahit hindi ganitong paragis. Gagawin lang po ito natin pang clip mamaya. Papakita namin sa inyo kung paano. Yung gagawin lang po natin dito ay kakat lang natin siya ng 3 inches or 4 inches siguro yung haba para gawing pang clip. Tapos po natin nakakuha ng ganung damo na paragis or anumang klaseng damo na pwedeng gawing pang clip, ay prepare lang po natin yung ating mga small pot na gagamitin sa ating mga runners na magsasalo. Yung soil mix po namin ay garden soil po siya na may halong compost. Ito po yung variety ng strawberry na tinatawag sa yung festival or Hawaiian. Ito yung ginagamit sa Baguio, pero itong strawberry na to ay sanay na sa init kaya gustong gusto dito sa Pampanga. Ito naman katabi niya, ayan, magkaiba sila, ito cup lip. Nakaganyan yung dahon, ito parang nakaliyad. Tinatawag na Japanese strawberry or shoga strawberry. Ayan sila. Kanina po, nagpatay kami ng uod. Ayan ang problema minsan sa strawberry, mga insekto, uod, or mga bugs. Kinakagat yung kanilang mga dahon po. Pansin nyo itong strawberry ito na shoga, napakarami niyang babies. Ayan yung pag ganito, hindi pa siya ready na saluhin yan. Palakihin pa siya ng konti, katulad nito, ito. Ayan, ang haba, diba? Pero ito po, ready na siyang saluhin. Kung napapansin nyo, ay naglalabas na yung mga roots niya, diba? Ayan, no? Ayan yung kaniyang mga roots. Abang lang tayo ng small pot katulad nito. Ayan, kung napapansin nyo, ito, inabangan lang siya ng small pot. Ang strawberry po ay non-stop siya sa pagdami. For example, ito, nakakonek sa mother. Inabangan natin ng pot, ay mag-aanak po uli yan. Non-stop, tapos tatalo na naman yan. Kaya kailangan, nakaabang tayo ng gantong small pot. Ito, pag binunot natin to, ay meron na siyang konting ugat. Ayan, siguro nasa luto kahapon. Ay, siguro mga 2 days ago. Ayan, di ba, may roots na siya. So kung napapansin nyo, di ba, binunot natin siya, may clip siya na isa or dalawa. Depende sa inyo kung medyo malambot yung unang clip nyo, doblehin nyo. Pero ito ay okay na po yung isa. Ayan, baon lang natin siya uli. Tapos tabunan yung konting ugat niya. Ayan, katulad nito, ito established na to. Ayan pala, nakakonek siya from mother plant 1, 2, tapos talo na naman siya. Ganun po kabilis magparami ng strawberry plants. And for those asking pala, bakit namin naparami ng ganong kabilis? Ang ginagawa po namin ay harvest agad ng mga runners. Kunyari, yung katulad natin dito, ito established na to, diba? Pag binunod natin to, ay may ugat na yan, pwede nang ikat dito sa mother plant. Basta wag lang ikakat itong medyo maliliit na ganito kasi hindi pa established yan. Ilagay lang sila sa site na ano, yung medyo partial shade para hindi kaanong masaktan sa araw. Kasi pag nakat siya sa mother plant, medyo naglalanta ng bahagya yung dahon. So ganun lang, pag established na to, ay cut na po ito. Siya na po magsusuporta dito sa maliit na to. Ganun lang po kabilis. Ngayon po ipapakita namin sa inyo kung paano. Ito ay nakat po ng 30 minutes. Ayan, napansin nyo, nalanta na siya. Pero ganyan talaga yan kasi nakat siya sa mother plant. Pero dilig lang, katulad din ng ganyan din yung nangyari sa kanila, naglanta. Pero mga ilang araw lang, 1 day or 2 days, once na nadiligan, ay sisigla na sila uli. Tapos ayan, may mga runners pa sila.
sasaluhin natin yan. Kaya dapat nakalagay sila sa medyo maluwang na space kasi non-stop yung pagtalon-talon ng mga strawberry. Nakakatuwa po yung mga ating mga strawberry. Napakabilis talaga nilang dumami. Kaya kung maluwang lang sana yung lugar natin, eh, pwede natin mag-propagate tapos ilagay sila sa bed, di ba? Ngayon po, magsasalo na tayo. Sa pagsasalo po, eh, make sure na may pagpapatungan ka ng small pot mo. Ito kasi itong lagyan natin ng halaman, medyo masikip sa kanila. Tag-iisang pot lang talaga yung kasya. So, ganito lang gagawin natin. Ito yung ating mga pinrepare kanina na mga gagawin nating clip. Iganyan lang natin. Tapos, ganito. Tignan natin ating mga strawberry na ganyan na pwede nang saluhin yan. Tapos, ganito lang gagawin natin. Ito pang clip shoot dun sa gitna. And wag gaano pa kabaon. Sakto lang po. Yan. Tapos, ito pa. Yan po. Napakadali lang. Katulad po nito, di ba, na-harvest siya. I-check nyo po yung may mga runners na sila. Ayan. Katulad to, runners niya. Yung malaki na kung nasa tamang site na sila. Katulad dito, dito lang namin sila. Ano ba, sa dilig lang. Ay, sinasaluhan na po namin to. Ayan. Salo lang. Tapos, clip lang uli. Ayan. Dali lang, di ba? Tapos ang fertilizer na ginagamit namin sa kanila pag nagpaparami kami ay nitrogen, yung tinatawag na urea. Pero pwede na po yung triple 14 complete fertilizer sa pagbunga, ay pagflowers, sa nitrogen ay okay na okay siya. Kaya tinatawag po siyang complete fertilizer. Ngayon sa mga nagtatanong bakit sa small pot namin sila nilalagay kasi po ay pambenta po namin yan para pag sinip sa LBC hindi gaanong mabigat. Sa small box ng LBC kasya yung 10. Pwede rin naman kayo kung hindi kayo nagbibenta ng mga strawberry para hindi doble trabaho, para hindi na transfer-transfer, ay once na nag-runners tong ganito yung mga strawberry, ay pwede nyo nang patalunin mismo dito sa big pot. Katulad po nito, ayan medyo parang nagkasakit to, ay nagpatalun na po kami ng isa dyan. Tapos ayan na, dyan na siya lalaki at yan na yung pinaka-mother plant niya. Ganun lang po kadali. Sana magawa nyo rin sa inyo kanya-kanya mga tahanan na magkaroon kayo ng mga strawberry plants kasi nakakatuwa. Yung mga strawberry madalas makita sa malamig na lugar like Baguio, ayan, Benguet. Sa pagdidig po ng mga strawberry ay pwedeng once a day or every other day. Basta pag nakita nyo nang parang natutuyo na yung mga pot nyo ay diligan na natin sila. Tapos kami, ay marami kami mga flowering plants katulad niyan to attract pollinators para magkaroon ng magandang form yung kanilang mga bunga. Ayan, na mga stingless bee, yung malilit na mga bubuyog para mag-pollinate sa mga flowers ng ating mga strawberry. Tapos napakaganda ng mga form ng kanilang mga bunga, talagang perfect na heart shape at pahaba na patulis.